Cheryl Paniban, isa po akong OFW dito sa Japan. At dahil araw po ng pahinga namin ngayon, day off ko, naisip ko na naman mag-vlog. So, panibagong araw, panibagong pag-asa at panibagong vlog. Nung mga nauna ko pong vlog, ang shinare ko po dun ay tungkol po sa emergency lockdown dito sa Japan. Ngayon po, ang i-share ko naman sa inyo is kung ano yung isa sa naging hakbang ng government ng Japan para sa mga apektado ng pandemic dito sa Japan. At yun na nga po ay ang tinatawag din dyan sa atin na ayuda. Kagaya po dyan sa atin sa Pilipinas, meron din pong ayuda na ibinigay dito ang gobyerno ng Japan para sa mga mamamayan nila. At bawat tao po dito ay makakatanggap ng ayuda basta meron po silang resident certificate. Kahit po foreigner, bata, matanda, makakatanggap po kayo ng 10 lapad. Nung nakaraang buwan po, hinihintay talaga namin yung sobre galing sa City Hall. O hinihintay ko talaga yung sobre na galing sa City Hall kasi parang hindi pa ako naniniwala na makakasali ba kaming trainee. Baka sabi ko baka mga citizen lang dito o yung talagang dito na nakatira sa Japan yung makakatanggap ng ayuda. Pero nung nakaraang buwan, may dumating po sa aming sobre. Ganyan po yung itsura niya. Pinakihintay talaga namin o pinakihintay ko para masigurado ko kung talaga makakuha kami ng ayuda. Sa sobre po na dumating na yan sa amin, may pinirmahan lang po kami tapos may fill upan. Tapos pinasa po siya nung sensei namin o yung teacher namin na may hawak sa amin dito sa City Hall. Pagkatapos po may pasa sa City Hall, naghintay lang kami ng 1 week to 2 weeks. Tapos may dumating na ganyang notice sa bahay namin na ibig sabihin po is naipasok na o nabigay na sa amin yung ayuda namin. Nasa ATM na namin yung pera. At ang natanggap po naming ayuda dito sa Japan ay 100,000 yen o 10 lapad. Opo, 10 lapad. Convert po natin yung 100,000 yen sa peso ay ganyan po yung amount na kalalabasan. Nasa 46 to 47,000 pesos din po sa peso. Ipagpalagay po natin na 46,000 yung halaga sa peso ng ayuda na natanggap namin dito. Kumbaga, napakalaking tulong po nun sa aming mga OFW dito sa Japan. Kung dyan po sa atin sa Pilipinas gagastosin yung pera na yun. Medyo malaking halaga na din po sa atin dyan sa Pilipinas. Kumbaga, napakalaking bagay na. Malaki na yung maitutulong dyan sa atin sa Pinas nung halagang ganun. Dahil marami po sa pamilya natin sa Pilipinas ang nawala ng trabaho. Yung iba po ay nagsarang company. So, marami pong umaasa sa atin at marami din pong matutulungan ang halaga na yun. Dito po sa Japan, yung ibang company ay nagsara na din. So, may mga nawalan po ng trabaho. Tapos, yung iba naman po is walang trabaho. Napakalaking tulong po para sa lahat, lalo na ngayong may pandemic. So, nagpapasalamat po kami sa Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe at sa government din po ng Japan para sa ayuda na ibinigay ninyo sa aming mga OFW. Napakalaking tulong po nung ayuda na ibinigay ninyo sa amin. Thank you very much po and God bless po sa inyo. Sobrang thankful lang po talaga ako kaya gusto kong i-share sa inyo tong ayuda na to dahil kahit ngayong panahon ng pandemic, marami pa rin mga magagandang bagay na nangyayari sa paligid at kahit malaki man o maliit yung halaga na matanggap natin, i-appreciate po natin dahil may dumarating pa rin biyaya para sa atin. Mag-focus tayo dun sa positive side na nangyayari sa buhay natin ngayong panahon ng pandemic. Kailangan nating maging positive at laban lang.
So yun guys, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Bago ko tapusin ang vlog na to, gusto ko muna i-shout out ang aking napaka-supportive at napaka-gwapong sensei, si Raymond Sensei o Raymond Adriano. Shout out sa'yo, sensei. Salamat sa suporta. At shout out din po sa aking napaka-supportive din na kaibigan na si Milian Pascual. Salamat sa suporta. Shout out ko rin po ang aking kababata, classmate at kaibigan na si Mandaragat Explorer TV. Ayan, sana ay marami ang blessing ang dumating sa'yo. Shout out sa'yo. At shout out din po sa aking kuya na nandyan sa Taiwan, si Kuya Ram Axel. Salamat kuya sa suporta. At shoutout din po sa tropang Kosa na nandiyan sa Taiwan, sa Dubai, at sa Pinas. Ingat kayo mga kakosa. At shoutout din po sa lahat ng nanood, nanonood at manonood pa ng aking video. Sobrang salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy nyo pa rin akong suportahan dahil kayo po ang nagpapalakas ng loob ko para gawin to. Sana po ay huwag kayong magsawang manood ng video ko. Dahil day off ko po ngayon, dito po ako ngayon sa park kasi wala pong tao. Mag-isa lang po ako, kumbaga may mga tao man saglit lang tapos umaalis na din sila. Kaya okay lang kahit magsalita ako na magsalita dito, walang nakatingin, walang okay. Nahihiya pa po ako. Muni-muni. Kung mapapansin niyo po ang ganda ng background ko, nature na nature. Ang sarap ng sariwang hangin. So yun guys, please like and subscribe to my channel. Hanggang sa muli, bye!